Hanbilig at bayo at atakyag, min gagawasan wang ay kalinisan, bilig ay gawis si manbuy buyaan, min leng leng amin ay maimuram, narigat hanbiyag nan ibayo, kaninday nakkinakging ay tugi, parato da yalinaga ay aneh, marokong da yati noktok ay kaiw. Ako si Glyza Abcalen, isa akong teacher sa Manila. Dito sa Bayun, nasa Mountain Province siya. So malayo talaga siya sa Manila. So, dito ako lumaki. Itong bukid na to, dito ako nagtanim, dito ako nanguha ng kamote, dito ako nag-aral. So, ako si Melford A. Lapnawan. Ako ay isang abogado. Nakilala ko si Melford around 2020. Nag-dokong siya sa akin. Nasa Manila ako noon. Ninform lang ako na may nagbigay ng kahoy. Sa amin, kapag nagbigay ng kahoy ang isang lalaki, parang it's a way ng panliligaw. Then kapag gusto siya ng girl, mag-uusap sila. Pero kapag hindi niya gusto yung lalaki, pwede niyang bayaran yung binigay niyang kahoy. Nataon na anihan. Siyempre, nakikipag-usap ka sa mga kasama mong nag-aani. Nataon na andun yung mother niya na sabi niya sa akin, single ka pa ba? Ayan, sabi ko, oo. Sabi niya, anong gusto mo? Tumulong ka sa palayan or yun nga magdokong or magbigay ka ng kahoy. Sabi ko, sige, subukan natin. Baka sakaling pumasa. Pauwi na ako ng Baguio. May message ko siya. Ma'am, pasensya ka na. Biglaan eh. Tapos pagka-uwi ko, yun, tumawag na siya na pwede bang mag-usap muna tayo, ganito, ganyan. Siguro pwede kitang tulungan muna sa pagre-review mo kasi alam ko naman na medyo mabigat yung ano, yung review niya. So every night, nag-uusap kami, video call. Doon siguro na-develop yung friendship hanggang sa pinuntahan niya ako sa Manila. Kumakain kami, biglang nagtanong siya. Sabi niya, ano bang balak mo sa akin? Hindi ko alam kung ano, anong gagawin ko. Sabi ko, gusto mo bang magpakasal na lang tayo? Natural na lang na naging kami, ganyan. Tapos pinag-usapan na namin yung sa civil wedding namin. After nun, since pareho kaming ibayo, kailangan namin gawin yung wedding celebration na pang lahat. Ang inisip kasi namin, since nagsimula naman kami sa tradition, gawin na lang natin hanggang sa huli, tradition, lahat. Ang kasal, depende sa ikakasal. Pagka parehong from this place, mas prefer nila na dito rin sila ikakasal. Pero kung yung isa sa couple ay galing sa ibang lugar, may mili sila kung sa Manila ba o doon sa probinsya ng mapapangasawa nila. Weeks before nung wedding, may naniningil ng hugror. Yung hugror, yun yung tulong mula sa kamag-anak ng bride and groom. Yun din yung gagamitin sa kasal, pambili ng baboy, pambili ng mga groceries, gulay, kasi medyo magastos yung iba yung wedding. Hindi lang kasi siya for the family, pang buong barangay talaga siya. Umuwi yung mga nanggaling dito from different places during a wedding celebration kasi yung iba, ginagawa nila yun as a reunion.
Parang yun din yung trademark ng iba yun na kapag merong gagawin, kahit sa bahay, pag magpapatayo ng bahay, pupunta lahat ng kabarangay, pupunta lahat ng kamag-anak para magtulong-tulong. Ganun din sa wedding. Kung meron mang isang trait na makikita sa ganitong okasyon, yun yung unity at saka bayanihan talaga. Pinagbilin ng kanilang mga ninuno na kahit anong nangyari sa inyo, kapatid mo pa rin yun. Kasi iba yun rin. Kahit hindi mo kalapit ano, tutulong ka pa rin. Malaki ang importansya ng lugar na ito dahil dito kami lumaki. Kumbaga, ibang-iba talaga ang pakiramdam namin pagka kami nandito. There is still a system of ugugfo dito. Ugugfo is something that kung may kailangan ka, nagpupunta lahat ng mga tao to help. Kasi pag sila rin ang nangangailangan, pupunta ka dapat doon na natulungan din. Parang it passes from one person to another. Barangay, kumakain dito. Pinakain ng mga nagtrabaho, naglagay ng tolda, yung nagkatay. Ito, lunch break na namin.
lang yung mga nag-work, pati yung mga bata, lahat sa community, pamemeryendahin din maliban sa pakakainin. Lalo na kung dadaan sila dun sa area kung saan gaganapin yung kasalan. Ito, 25 years na inimbak sa Arang. Tinanim namin ito nung baby pa yung kinasal, yung ikakasal na si Glaisa. Ang kabuhayan talaga ng mga tao dito is farming. Pero yung tinatanim, yung inaani namin, hindi siya for sale. Iniimbak namin for consumption. Gaya ngayon na may okasyon, doon namin pa-kiskis, pabayo. At yan ang ihanda namin sa mga bisita. Yung Barangay Bayo, ang pangalan niya noon ay Hagpatan. Noong unang panahon, dumating yung mga Kastila, may nakita nilang isang matandang babae. Nagtanong yung dayuhan, "What's the name of this place?" Ang sabi niya ay, "Nagbabayo ako," kasi nagbabayo sila ng kanin. So yung naintindihan yung dayuhan na yan, this is Bayo. Yan ang simula ng Bayo. Ritual na ginagawa namin, yung mga karni na naipon, kasi ilalagay nila sa drum o kaya sa jar. Bago buksan nila yon, may panalangin ng matanda na sana ito ay magkasya sa mga tao na bisita namin. Ang inyaman ay nanday pa are abungan. Ay baka kayo tanggana kanya ay baka kaya. Huwelte kanya ay kakaar. Toto kanya ay baka kaya. Ano kanin kanpe, ano kanin de,
dami ibagan lalub kinda kayo ya ano kan da kayo min lalub tapoy da kayo minum ta ano kanin kanin ta inayo na ano kanin abor kababayan ay ito ano kanin in pabor. Aliwit ko gimpatan at ganhadan amga-amga na kanya ang manok, kanya ang butugan. Ano kanin ang luwabwan ta. Ano kanin, itundok na ano kanin, ninkaya ano kanin, iganak da. Hey! Hey! Salamat Ama sa yung pinagbuklod na dalawang puso upang kami nagtipon sa ngayon. Dalangin po namin Ama na ikaw nawa ang kumilo sa aming lahat hanggang matapos ang okasyon na ito na pag iisang dibdib nila Liza at Melford. Kami pinagpapasalamat Ama sa pagkain na ito muli yung pinagkalog sa amin sa gabing ito. Naway ang pagkain na ito yung basbasan at patuloy na magbibigay sa amin na kalakasan at pangailangan ng physical namin pangatawan. Lahat po ito ay aming samot na langin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus namin, kung tagapagligtas. Amen! Amen. Sa mga inaantay ko yung 2-core. Yan, kasi yun talaga yung pinakamasaya na lahat nagjo-join. Maglalaro, magsasayawan, magkakantahan, yung mga matatanda, may mga prayers sila. Sana'y bigyan mo sila ng maraming anak. Bigyan mo sila ng swerte para kahit konti-konti lang ang kanilang kinikita ay maiipon. Kinabukasan, yun na yung wedding sa amin. Mayroon kaming Christian wedding. Dati, talagang sinusunod talaga nila yung mga rituals. Pero ngayon, pwede nang ihalo yung Christian wedding. Kaya isinong ni Kristo, iti
When it comes to religion also, we have accepted that even our elders go to church. There's no conflict. Pagsabayin mo yung tradition sa religious group. And it would be better for the people. I'm very proud that we have integrated religion, but we have not lost our culture. Afternoon, pakakainin ulit lahat ng tao, lahat ng umuwi dito. Yung pasasalamat namin sa mga kababayan namin ng Ebayo, lalong-lalo na sa mga nandito sa Bayo na wala pa kami pero nandyan na, nagtatrabaho, inuumpisahan na nila yung trabaho. Lahat talaga gumagalaw,
even yung mga matatanda na kahit ang hirap maglakad, nandun pa rin nakikisaya. Ang saya talaga maging Ibayo. Kasi para kayong iisa gumalaw. Kung ako lang tatanungin ang pangarap ko dito sa Bayo, patuloy pa rin ang progreso. At lahat naman ng progreso ma-attain yun eh, kung depende sa tao. Ang dapat hindi mabago dito ay yung mga kaugalian ng mga tao sa komunidad. Kasi yung value ng pagtutulungan, yun yung maipapabaon mula sa mga ganitong tradisyon. In times of happiness and in times of grief, we are there to help each other. It's innate for us to help. Pag may kasal, tingnan mo, nasa Maynila sila. Nandito sila, napupuno lahat ang daanan. It's something that nailagay sa kanila na dapat umuwi ka pa rin. Kahit na nasa Maynila ka na, nasa Baguio ka na, nasa ibang syudad ka na, you should remember that dito ka pa rin nanggaling.